Loading lang class. Please hold on. Okay, so good morning everyone. We are now on our chapter 2 or lesson 2 of our discussion. So our topic for today is all about transformational leadership and good citizenship. Can you please read the learning objectives, Russell? Russell, do you hear me? Ako ba, ma'am? Yes. Alin po babasahin din? Learning objectives. All. All po, okay po. Learning objectives. Internalize moral values necessary for harmonious existence with people and circumstances. Define the meaning of the value relation to understanding human behavior. Improvement student outlook in adopting in a positive value system within the family, the church, and society. Define the leader is and what the leadership is and enumerate the function of the leadership. Okay, thank you, Russell. So class, these are the learning objectives or the expected outcome of your learnings at the end of our discussion. Now, let's proceed to good citizenship first. So we will discuss how are we going to become a good citizen of a country, of our country. So now, let's discuss first who are the citizens of the Philippines. So sino ba yung mga tao na naninirahan or living in the Philippines, paano ba natin masasabi na you are a citizen of a country or of a given country? So first class, according to Section 1 of the Philippine Constitution, provides that the following are citizens of the Philippines. So in order for you to categorize as a citizen of the Philippines, ito dapat yung mga qualifications na kailangan mong ma-meet or ma-acquire. Una class, those who are citizens of the Philippines at the time of the adoption of this constitution. So simula nang binuo or ginawa yung Philippine constitution natin class, lahat ng nakaabot noon or naabutan yon is part or citizen ng bansa natin or ng Philippines. Second, those whose fathers or mothers are citizens of the Philippines. So for example, si Angelo, yung parents niya, both parents niya are Filipino. So, siya, Filipino din siya kasi yun yung nationality or yun yung citizenship ng both parents niya. Next is those who are naturalized in accordance with the law. So, marami kasi tayong laws comprising about the citizenship of a certain country, especially our country. But, ibig sabihin ng naturalized, for example, si Russell, yung parents niya, yung mother niya is Filipino, yung father niya is American. So technically, as his mother is Filipino citizen din siya, as well as American citizen. So dual citizen siya. Or halimbawa naman, both parents ni Neslyn ay Americans. However, na-attain na nila yung requirement ng bansa natin or ng constitution natin na matagal na silang naninirahan dito sa Pilipinas and na-surpass or naipasa na nila yung mga requirements na kinakailangan nila, so pwede silang mag-consider as citizens already of our country. So tandaan class, these are the qualifications in order for you to become citizens of the Philippines. I hope you are taking down notes class because not all questions in our long examinations can be found sa ating presentation. So moving forward, ano ba yung mga duties and obligations ng mga citizen or ng mga mamamayan ng isang bansa? Ano ba yung mga dapat nilang hakbangin or actions na ginagawa? So una, class, to be loyal to Republic. When we say loyal, you are taking pride of your country. Ibig sabihin, proud ka sa mga achievements ng country mo, hindi mo siya sinisiraan sa ibang bansa. For example, nag-travel ka lang sa Singapore, tapos pagpunta mo sa Singapore, may friends ka doon or may Filipino friends ka, lagi mong i-compare, ay, yung Pilipinas naman ang dumi, buti pa dito sa Singapore, maganda. Or buti pa dito sa Singapore, malinis, maganda yung mga batas. Yes, we have negative pictures or
scenarios and activities in the Philippines, but as a Filipino citizen, you have to take pride and you have to be loyal in your republic or in your country kasi mamamayan ka ng bansang Pilipinas. So, as part of your obligations as its citizen, you have to be loyal. Next is to defend the state. So, when we say to defend the state, kapag merong war or merong gera or merong mga kudeta or labanan, as part of the NSTPC WTS, since you are preparing to act as one of the defense force of your republic or your state. So bilang isang mamamayan or isang tao na naninirahan sa Pilipinas, ikaw mismo yung magtatanggol or the depensa sa bansa mo or sa country mo. Next, to contribute on the welfare and development of state. When we say contribution on the welfare and development of state, dapat bilang Filipino or bilang mamamayan ng Pilipinas class, meron kang trabaho or meron kang share sa Pilipinas or sa economy or sa bansa mo. So, liba, katulad natin or katulad nyo, when you graduate or when you finish your educational studies, you will look for a job or you will look for employment wherein you will earn money at the same time you are paying your taxes or your contribution to taxes. So, yun yung tinatawag nating contribution to welfare and development of state. Or another example naman, class, is nagtayo ka ng business mo or ng milk tea business mo or ng lechon business mo. By doing that, nakakapag-contribute ka sa country mo or sa bansa mo. How? Kasi nakakapag-provide ka ng employment or ng trabaho sa mga kakilala mo, sa mga friends mo, or nakakapag-hire ka ng iba't ibang tao para tulungan ka dun sa business mo. Another class is to uphold the constitution and obey the laws. So, very simple, you have to follow all the rules and regulations. But honestly, not all of us are very disciplined in following rules and regulations in our constitution. Yun na nga lang, for example, pagtawid sa tamang tawiran, hindi naman lahat tayo gumagamit ng overpass. So, yung iba kung saan-saan lang tumatawid or yung iba naman, hindi naman sinusunod yung mga traffic lights or yung mga traffic regulations. That's why nakakakuha sila ng violation. So, please bear in mind that as a citizen of a country, you should follow and obey the rules and regulations. Next, to cooperate with duly constituted authorities. Pag sinabi nating cooperation class, for example, sa isang lugar nyo nagkaroon ng bypass operation, tapos yung isang mong kakilala doon, drug addict or drug pusher or murderer or may kaso, may pinatay, may ninakawan or may ni-rape, syempre alam mo kung saan siya nagtatago, dapat, hindi mo dapat siya i-cover up. Ikaw dapat yung forefront of safety and security. Now, you have to be cooperative with police or with army or whoever people in the authority if you are asking questions. Kung ini-interview ka or may katanungan sa'yo, hindi yung basta ka nalang tatakbo or magtatago ka. So, if you have knowledge about the cases or about the persons being asked, so, you have to state it or you have to see your knowledge about those kinds of cases. Next is to exercise rights responsibly with the rights of others. Pag sinabi nating rights, we have so much human rights in our country. Meron tayong rights of freedom, meron tayong freedom of expression. Sabi nga nila, 'di ba, pag nakikita natin sa Facebook, opinion ko to, kailangan irespeto nyo. Ito yung choices ko, kailangan irespeto mo. So sabi nga natin, if you want to respect your opinions or your doings, dapat ganun ka rin sa kapwa mo or ganun ka rin sa ibang tao. Gusto mo nirerespeto ka pero yung classmates mo pag nagsasalita, tinatawanan mo or binubuli mo. So that's not a sign of respect. So you should practice your rights responsibly. Halimbawa, meron tayong consumer rights na tinatawag. Kung nakasama na kayo sa parents nyo or sa mga kapatid nyo na mamalengke sa supermarket or sa public market, meron silang rights na to become transparent sa kanila yung business
yung business or yung owners ng business. Pero if you are doing something wrong, halimbawa, yung binigay naman talaga sa'yo, isang kilong hotdog, tapos biglang tinago mo yung 3 pieces ng hotdog, tapos bumalik ka dun sa market, sabi mo kulang yung quantities. So, you are not practicing your consumer rights kasi dinadaya mo sila. Hindi mo pwedeng ipaglaban na rights ko to, dapat kompleto yung binibigay mo sa aking products and services, pero kulang. But at the same time, hindi naman talaga yun yung nangyari kasi nag-exceed ka, irresponsible ka dun sa rights mo para lang makapanglamang ka. So, yun yung tinatawag nating exercise of rights responsibly. Next is to engage in gainful work. When we say engaging in gainful work, you are acquiring your profession. So, kayo, meron kayong iba't ibang profession when you graduate. Meron sa inyo magkakaroon ng farm or magiging accountant, CPA, mag-work sa different companies and different agricultural firms or sa different cooperatives and business facility. So, yun yung tinatawag nating engage in gainful work. So, you contribute your skills and competencies in the society. Halimbawa naman, naging veterinarian ka. So, ikaw as a veterinarian, tutulungan mo yung mga farmers na may alaging hayop or may alagang different livestock animals on how they will going to improve or develop their businesses. Or halimbawa naman, naging CPA ka in the future, dapat i-exercise mo ng tama yung trabaho mo. Hindi pwedeng dadayain mo yung mga credentials or yung mga documents. So, yun yung tinatawag nating engaging in gainful work. Next is to exercise the right of suffrage. Anyone who knows the meaning of right of suffrage? I'll give plus 2 points sa long quiz. What is the right of suffrage, class? Okay. When we say right of suffrage, yes, Altea? The right of voting po. Okay, correct. So when we say right of suffrage, yun yung tinatawag natin na right to vote. So I believe some of you are legal age, 18 years old. So kung iba sa inyo, 18 years old na, class, dapat nagpaparehistro kayo para bumoboto kayo or makaboto kayo ng mga candidates kung saan napupusuan nyo na dapat umupo or karapat dapat umupo sa gobyerno natin. And then, syempre, ang boto natin, class, is mahalaga. Every vote counts. So, dapat hindi natin siya pinagbibili or hindi natin siya hinahayaan na ma-exploit ng mga yung mga politicians na hindi maganda yung hangarin or hindi maayos yung pamamalakad sa gobyerno natin. So that's what we call the right of suffrage or the right to vote. Following that, class, is the preamble of the 1987 Philippine Constitution. So this is the preamble of the Philippine Constitution. I want you to take a picture of it, class. Take a photo of this. This is part of your activity. So after taking photo, class, you have to recite it. So record yourself telling this preamble of the 1987 Constitution and send me the recorded video to our GC as part of your sit work or forum. All right? Pag sinabi nating preamble, ito yung summary or kabuuan ng mga aims or na mga objectives na nakalagay doon sa 1987 Constitution natin, class. So, ito yung mga duties and responsibilities na dapat nating dine-develop or dapat nating sinusunod in order to achieve harmonious and coordinated governance in our country. So, please make sure to record the video reciting this preamble and send it to our GC. Next is values education. So now, tutungo na tayo sa values education. I believe all of you, meron kayong iba't ibang morals and iba't ibang paniniwala sa sarili nyo. So now, we will tackle it one by one. So sabi natin, what is values, class? So when we say values, it came from the word, from the Latin word valere, which means to measure the worth of something. These are ideas and norms man considers relevant and good. Ibig sabihin ng values, class, ito yung mga pinaniniwalaan nating actions
or belief na sinusunod natin sa pang-araw-araw nating buhay or lifestyle. Ito yung mga qualities or actions na nagre-represent ng sarili natin. Sabi nga nila, kung ano yung values or paniniwala mo, ibig sabihin, ganun ka, ganung tao ka. So, values are basic and fundamental beliefs that guide of motivates or motivates attitudes or actions. So, yun, it push us or it motivates us to do our actions, whether negatively or affirmatively. When we say affirmatively, positively, ibig sabihin, pag yung mga kinikilos mo ay maganda, puro positive, nagre-reflect doon yung values mo. Pero kapag yung kinikilos mo puro negative, so ibig sabihin, that reflects yourself or that reflects your values. The supreme and overreaching value that characterizes education is human dignity. So when we say characterizing human dignity, ito yung foundation ng pagkatao natin, class. Kung ano yung umiikot sa pagkatao natin, yun, kung ano yung values na ginagawa natin, yun yung nagre-reflect sa pagkatao natin. Where do you think values started from, class? Saan siya nagsisimula? Yung morals natin, yung beliefs natin, yung mga actions natin. Yes, Junisho. Sa bahay, ma'am. Okay, very good. So, class, sa bahay nagsisimula yung mga asal natin or yung mga pagkilos natin. So, halimbawa, some of you are very disrespectful or hindi marunong rumispeto sa teachers nila or sa classmates nila. So, that reflects their personality. Kung lagi nilang binabasos yung classmates nila when they are reciting or their teachers, kapag nagsasalita yung teachers nila or sinasabihan nila ng mga kung ano-anong salita, so that reflects their values or that reflects their personality. Kung ano yung nakasanayan nilang actions, class, ibig sabihin, ganun yung sa bahay nila. Ganun yung natututunan nila sa family nila or sa parents nila. Your actions reflects the environment kung saan ka lumaki. Ibig sabihin, kung yung values mo or yung asal mo is maganda, marunong kang maka-Diyos ka, marunong kang rumispeto sa kapwa-tao mo, sa opinion ng mga tao sa paligid mo, hindi ka nagja-judge based lang sa nakikita mo. So, ibig sabihin, your environment or yung kinalakihan mo, pinalaki ka ng tama. Or yung environment na iniikutan mo or kung saan ka nabubuhay is maganda yung impact sa'yo. Pero kung yung ginagawa mo, for example, you are cursing your teacher, you are telling that your teacher is ganito or ganyan, or your friends, tumatawa ka kapag nagre-recite sila kasi iniisip mo mali yung sinasagot nila. So that reflects your personality. Hindi yung nagre-reflects ng personality ng ibang tao. That reflects your own values or that your own qualities na kung saan nakalakihan mo. Next is where values come from. So tama yung sinabi ni Junisho earlier, class. Our personal values are formed in early childhood and are affected strongly by both the values of our parents. Yung mga magulang natin, di ba, nung bata tayo, kung natatandaan nyo, tinuturuan kayo magpo and opo sa mga matatanda. Another is yung pagmamano, tinuturuan kayo. Kasi that is a sign or those are signs of respect. Pag nagmamano, pag nagpopo and opo. The environment, yung mga nakataong nakapaligid sa'yo, for example, yung environment mo puro awayan, puro bangayan, or puro sigawan. So ikaw, makakalakihan mo, ganun na rin. Ganun na rin yung magiging asal mo or yung magiging actions mo. Sa school, halimbawa, sabi nga nila, class, tell me who your friends are and I tell you who you are. So, halimbawa, si Ruth, yung friends niya mahilig mag-aral, studios. So, si Ruth, kahit hindi siya mahilig mag-aral, mapupush na rin siya or mamomotivate siyang mag-aral. Kasi yung mga kaibigan niya, mahilig mag-aral eh. Halimbawa naman, si Lyra, yung kaibigan niya, hindi sila mahilig mag-aral. Gusto lang nila lagi nag-tiktok or gumigimik, nagpa-party. So, si Lyra, imbis na mag-aaral siya, hindi na rin siya mag-aaral kasi na-i-implementahan siya ng kaibigan niya. Yun yung tinatawag nating peer pressure, class, the influence of others on your environment. Another is yung government or yung church. So kung mahilig ka magsimba with your family, so yung values or yung sa government mo, maganda yung pamamalakad, yung rules and regulations, so dun mo nakukuha yung actions mo or yung asal mo. So tama, the first
values or the values are came from your family or your house. Sa bahay nagsisimula ang tamang asal class. So yun yung foundation ng values natin sa bahay natin. Next, meron tayong 6 human dimensions of values. What are those? Una, physical. Pag sinabi nating physical class, pinapangalagaan mo yung tamang asal mo sa katawan mo or sa sarili mo. Ibig sabihin, malinis ka sa katawan, naliligo ka araw-araw, nagtututbrush ka araw-araw, you maintain yourself kasi you want to have a good-looking personality or a pleasing personality. So if meron kang tamang asal sa physical body mo or sa physical attributes mo, it reflects within class. So hindi ka magkakasakit, magiging masigla ka, and magiging strong yung foundation ng body mo. Another one is intellectual. When we say intellectual, is it pertains to your knowledge and critical thinking. Ibig sabihin, marami kang kaalaman. Nagfo-focus ka sa education, sa study, mahilig kang magbasa ng books, mahilig kang mag-explore ng different ideas or different things towards your environment. Pag sinabi natin critical thinking class, hindi basta-basta kang nagbubukas ng bibig mo or nagsasalita towards various things. Hindi ka naniniwala sa fake news class, yung nakikita mo sa TikTok. Dapat meron kang research, meron kang enough sources kung saan mo kinuha yon. And dapat those sources are valid and reliable. Makatotohanan or totoo yung mga pinopost nila. So before you do your judgment, bago ka mag-judge sa isang bagay, nagre-research ka muna, may critical thinking ka, nag-iisip ka muna. Hindi yung basta ka na lang sabi ng sabi or basta ka na lang ng salita pero hindi mo naman siya pinag-iisipan. Always remember class, an empty can, ibig sabihin, pag di ba pag walang laman yung lata, anong ibig sabihin? Pag maingay yung lata, anong ibig sabihin class? Wala pong laman. Okay, maingay, 'di ba? Pag maingay yung lata, walang laman. Ganon din sa tao, class. If you are talking and talking pero walang sense yung sinasabi mo, so what's the point? So before you open your mouth, before you share and everything or anything, make sure na meron siyang laman or meron siyang substance. Another class is morals. When we say morals, we talk about integrity. When we say integrity class, you are doing the correct things even if no one is watching you. Kahit walang nakatingin sa'yo, gagawin mo yung tama. For example, si Justin, may quiz tayo next week, 30 item quiz. Si Justin, ay mangungopyo na lang ako, di naman makikita ni ma'am kasi online naman. Or kaya i-screenshot ko na lang yung screen ni ma'am kasi online naman, tas send ko dun sa kabilang GC namin para lahat kami perfect. So that's what we called integrity. Gagawin mo kung ano yung tama kahit walang nakakakita sa'yo. So if you are doing something wrong kasi alam mong walang nakatingin, so you have to check or you have to level, may integrity ba ako? Or you will tell me, eh hindi na naman uso yung integrity ngayon. Yes, but if you are a person with good values and with good morals, you are following those kinds of actions. Next is honesty. So pagiging matapat. Hello? Yes, sorry. Alam mo sa morals parang common sense lang ganun. Yes. So morals is very common sense, correct? Kasi you are practicing those kinds of things each and every day. So honesty, ganun din, being honest or being loyal or matapat. So you are telling what is the what are the truth or what is true. Next is self-worth, yung pangangalaga mo sa sarili mo. Yung halimbawa, meron kang crush, ayaw na nga sa'yo pero habol ka pa rin ng habol. Yung halos ipahiya ka na sa mga friends niya or i-ignore ka na pero stalk ka pa rin ng stalk, kinukulit mo pa rin siya. So wala ka ng self-worth nun. So dapat meron kang self-worth class. You need to love your first self bago ka mahalin ng ibang tao. Kasi kung wala kang self-worth class, how are you going to ask other people to love you back kung ikaw mismo sa sarili mo hindi mo siya mahal or hindi mo love yung self mo. Next, spiritual. So very given naman, when we say spiritual, you are feeding your soul with the word of God or the values of God or faith in God, yung paniniwala mo na
si Lord, even if you are encountering different difficulties or challenges in life, as long as you have faith in God, you will conquer it all. So that's what we called a spiritual class. Next, social. First ng social is to family. Are you agree to me, class, na meron tayong close family ties? When we say close family ties, class, is, di ba meron kahit nag-asawa na yung mga ate natin or mga kapatid natin, nandun pa rin sila sa bahay natin kasi gusto natin yung welfare nila maayos at sama-sama tayo. Pag New Year, anyone, kayo ba nagme-medya noche ba kayo or nagno-noche buena ba kayo, nagse-celebrate ba kayo with your family? So yun yung tinatawag nating social class. We celebrate everything with our family. And mostly, ang focus natin why we want to succeed in life is for our family, di ba? So I want to become accountant. I want to have this farmland because I want to give everything to my family. So that's what we call social. Sa society naman, with our friends, I believe some of you during the face-to-face classes, after the class, nagmi-milty kayo with your friends or nagpa-party kayo sa Papa Doms or sa M2 or saan pa. Sa different clubs or sa different places, restaurants. So you have a connections or you have social encounter with your friends or with your colleagues. Next is economics. When we say economics class, you will experience this when you enter the industry or when you enter the outside world. Kapag nag-work na kayo, ano ba yung work ethics mo? For example, si Angelo, ang work ethics ni Angelo, gusto niya after 8 hours, ayaw niya nang mag-OT. Gusto niya 8 hours, tapos niya na yung work niya. Alam niyo ba ang tawag, class, sa corporate, kapag nag-work ka na, kapag laging on time ka umuwi, ang tawag namin doon ay Honda. When we say Honda sa corporate, Honda dot. Ibig sabihin, on the dot. Ang bilis mong umuwi or on time ka lagi umuwi kasi yung work ethics mo. Halimbawa naman, another work ethics mo, class, is mahilig kang mag-procrastinate. Ibig sabihin ng procrastinate, class, is yung pwede mo namang gawin ngayon pero gagawin mo mamaya. Ay, mamaya na nga, manonood muna ako ng mga TikTok at saka sa YouTube. May 4 hours pa naman akong duty, so pwede ko pa yan gawin mamaya. Another is yung productivity mo sa trabaho mo. So, gaano karaming trabaho yung natatapos mo sa isang araw or nagagawa mo sa isang araw. Next is business. So, magtatayo ka ng business or ng negosyo kasi ayaw mo ng 8 to 5 jobs. Ayaw mo maging empleyado. Gusto mo maging business owners. And last but not the least is political. When we say political, it means nationalism. Being nationalistic, yung pagboto mo, or tatakbo ka halimbawa, as SK Kagawad or SK Chairman or sa Barangay Captain or gusto mong pumasok sa politics kasi gusto mong mabago yung sistema. So that's what we call political values. So class, these are the 6 dimensions of political values. Moving forward, ano ba yung mga basic values ng mga Filipino? Ano ba yung mga karaniwang asal ng mga tao sa Pilipinas? So una, unity. So are you familiar, class, dun sa bayanihan? Yung binubuhat yung kubo, nakita niya ba yun, class? Yung or kung napag-aralan niyo siya during your elementary or high school day, noong unang panahon ng lolo't lola natin, ng nanay at tatay natin, class, meron silang unity. One of the example is yung Bayanihan Act. Yung ililipat yung kubo sa ibang barangay or sa ibang lupa kasi pinapalayas na sila doon or pinapalis na sila doon. So, yung mga Pilipino, class, mahilig silang magkaisa or magtulungan. Kung napanood niyo yung issue kay Nas Daily, so are you familiar with Nas Daily channel, class? Yung that's 1 minute. So, yung nagsashow siya ng video na nag-open siya ng Nas Academy. Tapos doon, nagkaroon siya ng issue kay Apo Wang Od. Kasi pinapirma niya si Apo Wang Od ng agreement which is labag doon sa ating heritage laws and regulation na hindi pala alam yung mga terms and condition doon na basta niya nalang pinapirma. So yung mga Pinoy or yung some of the Filipinos nagalit. Diba? Instead na 40 million yung subscribers niya sa YouTube, naging 30 million na lang. So nabawasan ng 10 million. So yung mga tao, mahilig silang magkaisa as long as they have their common
ideas or their common opinions towards things. So kapag may bagyo rin, kapag may sakuna, nandiyan yung mga volunteers na nagre-rescue or nagdadala ng mga relief goods. Next is patriotism. When we say patriotism, we are proud to the achievement of our country. Proud tayo sa ating pambansang kamao, which is Manny Pacquiao, kasi siya yung nagdala sa atin sa sports. Kilala siya sa boxing. Another is si Lea Salonga, nung gumanap siya sa Miss Saigon. Another naman is yung mga international artists natin na lumalaban sa competition like SEA Games, yung mga FIBA World Games, yung mga basketball. So that's what we call patriotism. We are proud with our achievements. Next is faith in God. So class tayong mga Pilipino ay maka-Diyos. During Lenten season, sino na yung nakatry dito mag visita iglesia? Yung pupunta sa iba't ibang sa iba't ibang simbahan. So yun, pumupunta tayo sa iba't ibang simbahan kasi sabi nila pag nakumpleto daw natin yung 7 church na pupuntahan natin during Semana Santa or Lenten season, yung 7 churches dapat bago. Pag nakumpleto natin doon, we can make a wish. So that wish will work or matutupad siya. So maka-Diyos yung mga Pinoy class or yung mga Filipino. Next is respect. So ang mga Pilipino daw class is marespeto, especially to their elders. Lagi tayong nagpo-po and opo, nagma-ma'am and sir, nagma-mano. Kahit sa teachers nyo, di ba? Kahit inis na kayo or ayaw nyo dun sa teacher nyo, you're still calling it ma'am, sir. Kahit ang dami namang pinapagawa ni ma'am, ang dami namang pinapagawang activity, seat work, hindi pa tapos yung isa, meron na namang panibago. Pero hindi nyo siya bina-voice out sa teacher nyo kasi you still have respect towards them. To your parents, hindi tayo sanay na sumasagot tayo sa mga magulang natin every time na pinapagalitan tayo. But nowadays class, nag-iiba na kasi iba na yung mga bata or yung mga millennials ngayon. So, hindi naman mali na sumagot kayo or magsalita kayo. As long as na may respect pa din dun sa pananalita nyo, hindi nyo sila sinisigawan or kinocurse. Next is freedom. Ang bansa natin ay democratic or we have democracy. So malaya tayong bansa. We have our freedom of speech. Pwede natin gawin yung mga gusto natin gawin as long as wala tayong nilalabag na batas or laws na nakasaad sa ating constitution. So may karapatan tayong mag-voice out ng opinion natin sa social media. May karapatan tayong mag-share ng knowledge and ideas natin. Next is love for family. So katulad ng sinabi ko class, we as a Filipinos have a very close ties. So mahal natin yung pamilya natin or lagi tayong nagbubuklod-buklod with our family. So mga lolos and lolas natin, inaalagaan natin pag matanda na, nanay at tatay natin. We also provide for our families. I believe some of you or nagbo-working student or meron kayong mga kapatid na breadwinners ng pamilya. So gusto natin na tutulungan natin yung mga pamilya natin. And we celebrate different occasions with our family. Hospitality. So sino dito class, kapag may handaan sa kanila yung parents or yung mother or yung mama, ilalabas yung mga magagandang baso, magagandang plato, magagandang kutsara. Tapos pinaglilinis kayo ng bahay, pinaglalagay kayo ng cover sa mga sofas nyo, na mga tropilos nyo. So, we prepare for our visita or from our friends. Kapag may pupunta sa ating bisita, naglalabas tayo ng merienda, papabilihan ka ng soft drinks or pabibilihin ka ng juice or magluluto yung parents mo or yung mama mo kasi may dadating kayong bisita. That's what we call hospitality class or hospitable. So, magiliw tayo. Yun yung Tagalog class. Magiliw tayo sa mga bisita natin. Ina-accommodate natin sila para mas ma-feel nila na welcome sila sa bahay natin or sa family natin. Next is peace. When we say peace, ayaw natin ng commotions or ayaw natin ng away. Gusto natin lagi tayong at peace lang or peaceful, walang gulo, walang away. Halimbawa, meron kang kaibigan or meron kang friends, ayaw mo sa kanya, para lang hindi na kayo mag-away, hindi mo na lang i-voice out or hindi mo na lang sasabihin. Bawa yung kapitbahay mo, yung basura nila, laging nangangamoy na. Kung hindi 10 times mo naaamoy yun,
titiisin mo na lang or pipigilan mo na lang. Or yung kapitbahay mo may birthday sa kanila tapos nagvi-video, okay, eh ang pangit naman ng boses. Hindi mo na lang sasabihin, titiisin mo na lang hanggang matapos yung pagkanta niya kasi ayaw mo ng gulo or ayaw natin ng away. So these are the basic values of Filipino people, class. Last but not the least, class, is leadership. So when we say leadership, this is your capacity to lead people or to direct people. So yun nga, what we say leadership, it is the ability to persuade others, to seek defined objectives, and to enthusiastically. It is a human factor that binds a group together and motivates it towards the attainment of desired objective. Pag sinabi nating leadership, class, napapasunod mo yung tao or yung mga tao sa paligid mo. Meron kang authority na madirect sila or mapagsama-sama sila para sumunod sila sa'yo. So, it is the ability that brings to success the potential in an organization, community, and its people. So, pag merong leadership, class, nakakatulong siya in order for you to achieve your objectives towards your community or towards your organization. Kasi, pag may isang taong nagli-lead or may isang taong sinusundan yung isang grupo, meron silang timeline or meron silang pattern. O ito yung susundin natin kasi sabi ng boss natin or sabi ng leader natin, ito yung gawin natin. Siguro yung iba sa inyo, di ba, Iglesia ni Cristo, class. So some of you are INC. Yung mga INC, one of the notable actions that they are doing is to exercise the right of suffrage, class, yung right to vote. So kung sino yung mapagkasunduan ng INC na iboboto nila or sabihin ng leader nila na ito yung iboboto natin sa election, so iyon yung iboboto nila. That's why most of the politician during the campaign period ang nililigawan nila is yung mga INC. Kasi there are so much percentage of INC here in the Philippines. So kung sino yung sasabihin ng leader ng INC, yun yung masusunod or yun yung iboboto nila. So ganoon, magpahalaga yung mga INC sa leader nila kasi yun talaga yung sinusunod nila. Next, class. Understanding the basic of leadership. So ano ba yung ginagawa ng mga leaders? As a leaders, ano ba yung ginagawa mo? Una, you give vision. Pinapakita mo sa mga miyembro mo or sa mga kagrupo mo, ito yung kailangan nating ma-achieve, ito yung kailangan nating targetin, ito yung gagawin natin. So you lead them, you give them directions. Next, passion. When we say passion, class, the leader loves what he does and loves doing it. Ibig sabihin, ng passion, class, is gusto mo yung ginagawa mo. You have your burning passion in your heart na sanay ka talagang mag-direct or mag-lead ng tao. Gusto mong may inaasikaso ka or meron kang hinahawakang tao. Next, integrity. So katulad ng sinabi ko sa integrity, class, meron kang strong values, morals, and principles and following them consistently. Dapat yung integrity mo, ginagawa mo siya kahit walang ibang nakaharap na tao. Yung mga actions mo, yung pagiging makatao mo, pagiging honest mo, pagiging loyal mo, pagiging mabait mo, hindi yung porket nakaharap lang yung kagrupo mo, mabait ka, pero pag nakatalikod na yung kagrupo mo, sinisiraan mo na sila. So that's not a good sign of a good leader. So dapat your integrity is always at your priority. Maturity. Dapat matured ka, class, or meron ka ng malawak na experience towards leadership. Hindi porket halimbawa, yung isang kagrupo mo nag-away. Halimbawa, si Dean, tapos si Ayesa nag-away. Ang leader nila si Dionisio. Ngayon, si Dionisio, friend niya si Ayesa. Kakampihan niya si Ayesa. So, hindi yun pwede. As a leader, dapat papagitna ka. Kasi leader ka, kailangan mong i-weigh in yung tama't mali. Kahit alam mo na may mali sa kanila, hindi dapat na may kakampihan ka. Dapat parehas mo silang sasabihan or parehas mo silang kakausapin fairly, kasi you are matured enough to handle those kinds of situations. Next is trust. Hindi porket leader ka, class, ikaw na yung pinakamagaling or ikaw na yung may alam ng lahat. Sabi nga nila, class, two heads is better than one. When we say two heads is better than one, class, ang ibig sabihin nun, class, is mas maraming ideas na binibigay ng maraming tao or ng maraming kagrupo, mas maganda or mas malawak yung nagagawa nyo. So, for example,
yung isang kagrupo mo, ang galing niya sa designing. Eh, tapos ikaw yung leader, hindi ka magaling sa designing, dapat magtitiwala sa kanya. Ibibigay mo sa kanya yung trust mo na, okay, sige, ikaw na yung gumawa ng logo natin kasi ikaw yung magaling sa design. As a leader, I will award you this project. So, yun yung tinatawag nating trust. Nagtitiwala ka sa miyembro mo or sa members mo. Next, curiosity and daring. So when we say curiosity and daring, class, you want to explore everything. Hindi ka nag-i-stay sa box lang, sa four corners ng room. Nag-e-experiment ka, nagtitake ka ng risk. So when you are taking risk, class, you are gaining something. Sabi nga nila, class, when you take risk, you gain something. When you are not taking risk, you lose. Kasi pag nag-take risk ka, kahit matalo ka, class, meron kang nakuhang lesson, may na-experience ka. Pero pag hindi ka nag-take ng risk, wala, zero. Katulad lang sa icebreaker natin. Ilang beses akong nag-chat, sabi ko, type your partners. Kung wala kang partners, just type your name. I'll give you 30 minutes to type your name. Lahat ng nag-take risk, lahat sila may plus points sa examinations or sa quiz. Those na hindi, sinin lang yung message ko, so they will take all the quiz. So wala silang points. So, halimbawa, naka-one lang sila, one point lang sila. Yung nag-take ng quiz, for example, si John, nag-take siya ng, nag-icebreaker siya kanina, may 10 points siya, for example lang, nakakuha siya ng 5, may 10 points siya. So, 15 points, pasada siya. So, ganon. Class, in life, you have to take risk. Nandiyan na yung opportunity, huwag nyo lang siyang isin or huwag nyo lang siyang ignorin. Kasi all those kinds of opportunities, whether big or small, magagamit nyo siya in the future. So always remember, take risk. Kasi pag hindi ka nag-take risk, you are not gaining something. You are losing. Next, leadership is like a preacher. When we say preacher, class, is walk, hindi porket salita, puro ka lang salita, pero wala ka naman sa gawa. Diba? So, leaders should have the abilities of walking their talks. Pag sinabing walking their talks, kung ano yung mga sinasabi mong plataforma, gawin mo. Sinasabi mo, kailangan fair tayo, pero ikaw mismo as a leader, hindi ka naman fair. Sinasabi mo, class respect naman dyan, class respect naman kay ma'am, pero ikaw mismo as a leader, hindi ka naman marunong rumespeto. So, dapat as a leader, you will act as a preacher. So next is functions of leadership. When we say function of leadership, ano ba yung mga ginagawa ng leader? Ano ba yung mga roles and responsibilities? As a leader, ikaw ay isang executive. When we say executive, ikaw yung pinaka nasa taas ng pyramid kasi nga ikaw yung sinusundan ng kagrupo mo or ng members mo. Next, leader as a planner. Dapat pag leader ka, class, organize ka, maayos ka sa schedules, maayos ka sa plano, maayos ka sa objectives and sa mission. So, you have a big vision. Ito yung mga plano natin, guys. Ito yung mga plataforma natin. Di ba mga class, pagtatakbo kayo ng organization sa school, yung president nyo, siya yung pinipiling yung pinakamagaling. Siya yung pinipiling yung magaling magplano, gumawa ng plataforma, ng objectives. Kasi dapat, your leader is a planner. Next, your leader is a policy maker. Magaling siyang gumawa ng rules and regulations na susundin ng mga miyembro nila or ng mga miyembro niya. Dapat yung ginagawa niyang rules and regulations, fair to all or fair to everybody. Dapat wala siyang kinikilingan, wala siyang tinitingnan na hindi porket best friend niya, yun lagi yung papaboran niya or porket kaaway niya, hindi niya yun papaboran. Next, leader is an expert. When we say expert, class, meron siyang sapat na abilidad or skills para magamit niya sa pag-lead niya sa mga kamiyembro niya or sa mga kagrupo niya. Magaling siya magsalita, magaling siyang makisalamuha sa tao, magaling siyang gumawa ng mga reports, ng writings, ng documents. So all those skills dapat embodied by a leader. Next, leader as a controller of internal relations. When we say controller of internal relations, class, siya yung parang peacemaker. Kapalimbawa, yung secretary niya, tapos yung treasurer niya, nag-aaway na kasi nagkakagulo dun sa pera or sa funds. So, siya yung mag-aayos. Siya yung magko-control. Titingnan niya ano ba yung mga dapat ayusin or dapat ipagawa. Leader as a surveyor of rewards and punishment. When we say rewards and punishment,
For example, yung kamiyembro niya may nagawang magandang project dun sa community nila. So bibigyan niya yun ng rewards or ng awards. Bibigyan niya ng certificate or i-acknowledge niya yung ginawa. Punishment, hindi naman pag sinabing punishment is paparusahan ng mabigat. For example lang, pagko-community hints, paggagawin niya ng community service or paggagawin niya ng report or paggagawin niya ng isang task and responsibilities. Next is arbitrator and mediator. Tandaan when we say, ito nasa exam ko to class. When we say arbitrator and mediator, these are the middleman. Tandaan niyo yung word ha, middleman. Arbitrator and mediator is the middleman. Pumapagitna siya sa bawat miyembro. Hindi siya nagbibigay ng panig niya. Lagi siyang fair or lagi siya yung nagko-connect between the two parties of his or her organization or his or her team. Next is exemplar. When we say exemplar, leader as an exemplar is living example. siya yung parang idol or star na mga kamiyembro niya, tinutularan siya kasi yung mga kilos niya is maganda. Yung mga adhikain niya, yung mga plataforma niya is maganda. Kaya sinusundan siya or ginagawa siyang example ng mga kamiyembro niya. Leader as a symbol of the group. As a leader class, ikaw yung star ng Pasko or ikaw yung star sa Christmas tree or ikaw yung lechon sa Noche Buena or sa Medianoche. Ikaw lagi yung hinahanap. Diba kahit sa ang group activities naman, laging tinatanong ng teacher, sinong group leader nyo? Or sa klase nyo? Or sinong class representative nyo? Or sa sa groupings, yung group leader, siya lang yung magsasubmit, or yung group leader, mamili ng member. Siya lagi yung symbol ng grupo or yung organization. Next, substitute for individual responsibility. Class, ang leader dapat all around. Multi-skilled dapat ang leader. Lahat kaya niyang gawin. Kasi pag hindi nagawa ng miyembro niya, siya yung gagawa or siya yung dapat gumawa. So dapat all around yung leader and multitasker. Next, ideologies or ideologies. When we say ideologies class, he serves as the source of beliefs. Lagi siyang merong words of wisdom sa mga kamiyembro niya. Class, always remember we have to be responsible in our actions. Lagi niyang binibigyan ng lessons or lagi niyang binibigyan ng advice. Lagi niyang pinapalakas yung loob. Siya yung cheerer, siya yung worshipper or siya yung laging nagbibigay ng value sa mga kagrupo niya. Class, wag natin itong gawin. Dapat marespeto tayo sa kapwa-tao natin. O class, groupmates or team, ito dapat yung ginagawa natin. Dapat ito yung sinusunod natin. We have to be honest sa ating mga activities. So yun yung tinatawag nating ideologies. Next, last but not the least is father figure. Class, di ba pag sinabi nating father figure, siya yung foundation ng isang tahanan, siya yung haligi ng tahanan. Ibig sabihin ng haligi, di ba, inuuna nating buuin sa isang bahay ay yung mga haligi. Dapat lagi nating minimake sure na yung foundation ng haligi ng bahay natin ay matatag. Ganon din sa leader natin, class. Yung leader dapat natin, father figure natin siya. Siya kasi yung haligi ng organization natin. Yung leader natin dapat may paninindigan or dapat malakas yung loob. Hindi porkit niloko lang na binuli lang, iiyak na yung leader mo. So pag ganun yung nangyari, class, mawawala na rin yung foundation ng organization kasi natibag na yung leader mo. So dapat always remember your leaders are strong and merong matibay na principles and foundation. So that's the end of our discussion. Okay, wait lang, class.